investment po to, ma'am, para po tong investment. So, pagdating ko po ng 40 or 50 years old, may hindi na po ako nga kumakayod ng kayod. Mabuhi ang PCC! Buhay! Cheers! Buhay! Hindi ko po ma-express ang aking pasasalamat sa inyo dahil napakalaking tulong po ito, lalong-lalo na sa mga kabuhayan ng mga magsasaka, sa mga miyembro ng aming kooperatiba, na lahat po sila ay nagsisikilos para mapaunlad ang aming koop na ito. Masayang-masaya po kami at rest assured na gagampanan po namin ng mabuti itong one of the lifetime opportunity. Kay Senator Belliar, maraming salamat talaga kasi ito ang nakabigay malaking halaga sa Baclay Multipurpose Cooperative. Of course, we would like to thank Philippine Carawo Center, especially to Doc Caro and the management. Without them, we could not have started this project. Dati po ang pagkakakitaan lang ng co-op namin ay sa traditional farming po. Pero nung dumating yung Philippine Carawo Center noong 2005, halos ayawan namin noon kasi ang alam po namin noon ay parehas din lang sa mga project ng gobyerno na pagkabinigay na, wala na. Pero iba pala pagtrabaho ang Philippine Carawo Center. Yung Alam Carbawan Project na sinimulan nga po namin with PCC noong 2019, na buksan yung aming kaalaman sa potential ng dairying. So with the help of PCC, natulungan namin ang ating mga farmers na maturuan kung paano mag-alaga ng kalabaw, naturuan kung paano mapaangat lalo yung kita sa pagdi-dairy, no, yung dairy processing. And then ang pinaka maganda na maitutulong is yung kung paano ma-market yung products. Siguro duro gid ya mabulig ka naman nga tinugro ka naman kang PCC parte sa gatasang kalabaw. Anam kami nga membro rija sa mga barangay nga maka income kami rija tanan. Why did we decide to accept this partnership with Philippine Carabao Center despite that carabaos are not famous or not being cared by our farmers? Because of the exposure done to Pandan Multipurpose Cooperative, we were exposed to Leon and Kalinog and even to other farmers who are caring for female carabaos and milking their carabaos. Nakita namin na makakatulong ito sa amin, kaya hindi ako nag-atubiling tinanggap ang proyekto. Sa pamamagitan ng paggagatas ng kalabaw, ay maka-income talaga kami. Pagkatapos, ang anak na kalabaw na lalaki, pwede naming ibinta. Based on our vision na all members enjoy better quality of life, we see na dapat yung member later on prepare sila sa ganitong project, no? Once na i-roll out namin sa kanila. But for the meantime, doon sa dairy na supply ng gatas, hindi pa masyado naka-take off. Pero sa ngayon, yung mga members naka-participate na dito sa ganitong project kasi wala mang enough na area si Santa Catalina para doon sa forage. So ang ginawa namin, si member, sila yung nag-produce ng forage, no? Binibili ng co-op yung forage sa kanila. So sa ngayon, may naibigay na opportunity sa mga member doon sa forage production. We believe that in the orientation of the Philippine Carabao Center, the nutritional benefits of the caramilk can provide our children and even the senior citizens. I believe kung magandang magiging community namin
dahil sa pamamagitan ng mga nutritious food na manggagaling ng mga produkto na ganito na programa ng ating gobyerno, at maramdaman nila that the government is doing something for the community to be developed, hindi lang sa ang pinag-uusapan dito ay trabaho lang, kundi also the health of our children in the community. Siyempre, sinusuportahan po ng labis ng probinsya, dahil nakikita po namin ito, napakalaking tulong pong mangyayari sa ating magsasaka. At the same time, hindi po yung kita lang tinitingnan natin dito, yung nutrition po na may dudulot sa anak nila, na gatas pong iinumin everyday at least sa kanila, na magpapalakas po sa katawan ng ating mga kababayan o ang mga tao. Kasi yung mga impression kasi sa iba, si Co-op, multi-millionaire, multi-billionaire, pero yung member, hindi nakasabay. No? So, ito yung concept ng project na nakikita namin na yung participation ng cooperative at saka yung sense of ownership nila ng Co-op nandun. Ito yung project na complete, no? Kumplito. Mayroon sa production, mayroon sa processing, and sa marketing. So, yung na-appreciate namin. Sa kadami-dami na ng project na nabigay sa amin ng mga government agency, ito lang yung pinaka-unique, no, na project na kumpleto. Baga, we're amazed, no, of the project. Kasi from the production, yung sa forest production, yung value chain talaga ang nakatrack sa amin. Yung sa forest production, may income na ang farmer. Every phases of the project, actually, the members or the farmers will makabenefit siya. So salamat talaga, no, sa for trusting OIC to be your partner, and actually as we commit, no, we commit to do our best, no, para na this project will be successful and eventually this will last long, no. Ano bang concept ng project sa Direk? Sabi niya identify kayo ng 10 na member ninyo para sila yung ano, yung recipient as conduit kayo. Pero sabi ko, Doc, pwede ba mag-deviate kami konti? Gawin natin muna, co-op manage muna, communal, and then later on na namin i-roll out dun sa mga member once na-prepare na si member. So, thankful naman kami dun sa Philippine Carabao Center kasi yung suggestion namin, binigay naman, no? Na-approve naman ng PCC. Tutuwa kami kasi nga ang dami-dami nang binigay ng PCC. Meron kami dalawang kolong-kolong at lumakas ngayon ang deliver namin ng gatas. Philippine Carabao Center provided Pandan Multipurpose Cooperative with 45 carabaos plus female carabaos plus the 2 balls distributed to 23 farmers. Marami kaming natanggap, ma'am. Una yung aircon, yung pasteurizer, auto refilling machine, freezer, coolers, tsaka motorsiklo para pang-collecta ng raw milk namin, tapos kalabaw. Meron po kaming mga tanim na napir, patyong yan ang tawag nila. So yung iba nagtanim po ng mga corn. Lahat po, ready na po kami. Ang PCC po ay nagbigay sa amin ng 15 kalabaw. Binigyan din kami ng mga seminar or training kung paano alaga ng kalabaw. Nagbigay din sila sa aming mga kalabaw ng vitamins at kaalaman kung paano talaga itanim ang mga kakanin ng mga kalabaw. I would like to acknowledge din yung efforts ni PCC sa pagtitrain ng aking kasamahan na technicians, no, under the Municipal Veterinary Office. Nung pindalahan ako ng kalabaw, 6, tapos sabi dagdagan pa ng 5. Shocking ba? Hindi ko makapaniwala ng ganito kadami ang kalabaw. Kasi ang sabi ko pa naman kay doktora nun, mahirapan ako nito, ma'am, kasi ngayon lang ako nakakita ng kalabaw. Tapos pinadalhan ako ni Doc ng ganito, yung Doc Lowell ang sabi niya, i-mount po na agad yan para hindi ka mahirapan. In our municipality, kalabaw is not very famous because here we are fond of cows, not carabaos. Kasi ang carabao dito sa amin, talagang inaararo. Wala yung ginagatasan na or ano, pinagkakitaan yung gatas, wala. So ngayon, tinanggap namin yung ano ng carabao. Pagsikapan talaga namin na mapaano yung ano na yun. Kasi sayang naman yung nagbigay ng kung hindi namin pagsikapan na mapalambo.
as I'm engaging ourselves with PCC, nakikita ko, and of course learning with other cooperatives, nakikita ko yung hindi mapapagod yung kalabaw, na hindi lang siya pang-araro, hindi lang siya pang panghila ng mga karitela. It could really give us more than that. Yung alam ko lang is yung kalabaw pang-araro lang talaga. Pero mas malaki pa yung maibibigay sa farmers pala yung ano, yung gatas ng kalabaw. Laking tulong talaga yung dairy industry. Naging ano pa nga kami, naging na-well known pa nga yung ano, yung co-op namin, kasi kung sa business ng credit and savings, huli na kami. Pero mas nauna kami sa ibang aspeto naman dito sa dairy industry. So, naging popular kami throughout Region 9 sa agency, lahat ng agency sa nandito sa amin sa region, pag Buffalo dairy industry, backline na yun. At nalaman din ng mga tao na pwede palang inumin yung gatas ng kalabaw. Ang alam nila is yung ano lang, baka lang at saka kambing. Dati kasi nag-aalaga ako ng ano, ng mga pinaling manok o yung panabong na manok. Ngayon medyo lilo muna tayo. Kasi malaking bagay kasi ito talagang sa kalabaw, eh pakinabang talaga kagad ang makukuhan mo. Talagang sipagan mo lang. Talagang pa, hindi ka gaya sa manok kasi hindi naman sigurado yun eh. Parang habi lang, ganun. Parang ano lang. Iba talaga yung pagkakalabaw. Kasi talagang pakikinabangan mo. Nag-start ako sa commercial flying, airline flying sa Cebu Pacific. And then 15 years ako doon. Ang usapan namin ni Mr. Go, kung hanggang 60 lang ako doon. So umalis ako pagdating ng 60. Lumipat ako sa kabilang airline. Sa mga lipad-lipad ko, marami akong nakita na mga opportunities sa farming. Pero ang nakita kong pinakamalaki talagang mapagkitaan itong dairy. Walang sinabi ang ibang profession. Maganda tuwing umaga, natutuwa nga kami kasi yung isang kasamahan namin. Kasama ko nagdadala ng nag-aabang ng gatas yun sa bumibili sa amin. Eh, nakakakwento namin mga tricycle boy. Kasi pagka dumaan na yung kumbuka sa amin ng gatas, oh, sasabi namin, paano, boundary na kami, uwi na kami. Napakaganda na binigyan kami ng pagkakataon dito sa NISAC na may bigyan kami ng, nag-umpisa kami sa 16 heads na buffalo. May mga anak na rin sila, at saka yung maganda yung na-produce namin na milk na galing sa buffalo compared sa ibang hayop natin dito sa co-op. Masarap daw yung karabaw na milk natin na binibigay, at gustong-gusto din ng mga bata natin yung milk na kinukuha nila. Nagkakaroon din sila ng sapat na sustansya para sa kanilang katawan. So, hindi lang yung know-how, pati structure, no? Binigyan na kami ng isang maliit noon na dairy box, no? Pero ngayon, malapit na pong maitayo. Dairy box is a one-stop shop where you can relax, you can enjoy our local ice cream, and enjoy the local produce, and it's mainly for healthy living. The structure itself will speak that we are committed to support any programs from the Philippine Carabao Center and to more partnership for more development. Masaya ako, binigyan ako. Kaya dapat pagsikapan, ikaw nga. Sisikapin po namin na talagang higit pa sa inaasahan ninyo, mapa-unlad namin at mapangalagaan ang lahat ng ipinagkaloob niyo sa amin mga biyaya. They're being taken properly kasi hindi sa magbibigay sila ng pagkabuhayan natin, hindi sa makapagbibigay sila ng gatas para sa atin, kundi we treat them as a part of our family in the farm. Kasi nare-relieve ka pag tinitignan kanila at tinitignan mo din sila. Dahil lang gusto natin na within around the pens, kasi that is a 22 hectares or more than 22 hectares yung kung saan sila naka-cage ngayon and being pens properly, lahat yan tatamnan ng gilid ng farm. Para at least ma-assure natin na may pagkaing sapat ang ating mga nuwang. Nag-purchase na kami ng isa pang dagdag na machine, karagdagang mga equipment at saka mga freezer, liban sa binigay ng PCC sa CBIN project. Mga member, sila na yung mga potential later on
na mag-manage ng offspring nitong ng mga buffalo, no? Mas madali na lang sa kanila na ma-encourage na mag-go into dairy kasi nandun yan yung enterprise eh, na manage na ni Santa Catalina. Wala nang mga doubt, no, doon sa mga farmer member na mag-engage into dairy din, no? Kuan, ito kasing ganito, walang stress, stress-free, no? Yun na lang si Raulito, pag nakita ko dyan, yung first kalabaw namin, nawawala yung lahat ng naisip kong problema. Dairy industry naman is hindi naman mahirap i-market. Yun nga, yung isa sa mga malaki naming pasasalamat kay Senator Cynthia Villar dahil nagawa niya ng paraan together with the Philippine Carabao Center. Ang malnutrition na problema ng ating bansa at the same time ay yung negosyo na pinasok ng kooperatiba. This is a great day for Dumalinaw. It's been our dream to have an ice cream parlor shop. So the municipality, it's been known for the road ice cream. Some call it the dirty ice cream. And with the opportunity given by the Philippine Carabao Center through the initiative of Senator Cynthia Villar, I grabbed this opportunity na to have the project kasi hindi lang siya makatulong sa dream namin sa Dumalinaw to have the ice cream parlor shop. It will also help our farmers. Maganda naman po yung ating kooperatiba ngayon po. Kasi noon po, ang pera lang natin sa banko noon, 10,000. Ngayon na po, millions na po. Ito ang pinakamalakas namin yung produkto ngayon sa MacLife Multipurpose Cooperative. Noon po ay karamihan po sa amin, mga anak namin ay bihira po na nakakapasok sa paaralan. Pero simula nung nandito na yung gatasang kalabaw, yung anak namin po ay nakakapasok at nakapag-graduate na sa kolehiyo. Siyempre, yung dating mga bahay ng mga kasapi namin, siguro magiging konkreto. Kung konkreto mo lang ngayon, lalaki. Magkakaroon sila ng mga modelo sa sasakyan. Makakapagpaharal sila sa mga kolehiyo. Siyempre, yung maging epekto nun, progressive life. Yung kanilang tatamasahin dito sa Karabawan. We na foresee nung Hamtik Multipurpose Cooperative na ma-sustain yung milking. So hopefully kung marami na di sana ang PCC kami ang magiging central collector ng milk at makapag-tie-up na tayo sa mga sterilized companies na pwedeng tumulong sa atin for a larger distribution of market. So I'm looking forward 10 years from now, meron na kaming NSCC Nuangco sterilized milk. Pag nakita natin na lalaki itong Nuangco or the Philippine Carabao Center tie-up program, lalaki pa ang NSCC. Baka yung lending ay magiging secondary program na lang natin yan. Kasi pag nag-produce tayo ng milk at na-process yan as to sterilized milk na nakapack na into a good packaging, definitely may market na tayo, definitely may other income na tayo. So, definitely, dadami pa ang employment natin within the community at matatalino pang mga bata. Ang ano talaga namin, itong lugar na ito magiging isang tourism attraction. When the co-op decided to accept this project, we were very happy because this is also part of our advocacy to help the farmers in Negros Oriental. So the plan is to make San Julio as a model for other CARP-assisted cooperatives. That's the reason why the Chamber of Commerce is supporting this because we will be the buyers of their product. We already have buyers, ready buyers. Ang problema lang is the supply. So I think sa marketing side, hindi na problema because many of our members sa Chamber are already demanding for Carabao milk because of the demand for cheese and even ice cream and other products from Carabao's milk. Nakikita ko po na ang Amiya Cruz Agriculture Cooperative na nabiyayaan ng mga kalabaw na ito ay siya pong magsusupply ng gatas sa buong kabayanan ng Victoria o sa buong probinsya ng Tarlac. Magkakaroon din po kami ng dairy products out of Carabao's milk. Of course, the end point is you know, we need to economically empower more of our farmers. Huwag lang sila mag-focus sa isang industry, isang crop, isang livestock. So, through Carabao farming,
yun nga, we can develop multiple industries from milk, meat, and other industries that can dwell on growing carabao. So we're very enthusiastic na with all the potential that we can develop with the carabao industry. And delivery namin ngayon ay nasa province of Lanao del Norte, Misamis Occidental, province of Misamis Occidental, at saka Zamboanga City. Mahigit 10,000 po sachets per day yung ginagawa namin, at saka mga 200 liters po mahigit ang raw milk na kinukonsume namin every daily. Ang Zambosur Dairy po ang dahilan kung bakit kumita yung co-op. Nakabigay po kami ng mga bonuses sa aming mga empleyado. Kahit alam naman po namin na ang hirap talaga ng pandemic kasi yung iba naming mga negosyo ay hindi kumikita. So, ang nangyari po, ang Zambosur Dairy po ang umahon sa amin. Kaya nakabili kami ng lupa. May 6 kaming sasakyan. Ironic kasi po, ang iba hindi na ho kumikita. Pero kami, nagpapasok pa po kami ng mga empleyado, kumikita pa po ang co-op. Kung kailan may pandemya, doon po nag-boom yung aming ang dairy. In just a few span of time, from September up to December na contract, nakabili kami ng lupa worth 2 million, nakabili kami ng 6 na sasakyan. It's a very technical work talaga na makititignan mo to the details, no? Kung wala talaga yung TCC, baka malamang kami, malaki yung naging loss ng co-op dahil sa situation ngayon na pandemic. Sa co-op namin, kami lang yung nakapag-hire ng almost 46 na empleyado na dagdag sa co-op. At saka dahil sa dairy, napundar namin ito. For 7 years, hindi kami nakabili, pero months lang na operation ng dairy na itong lupang ito sa likod, nabili namin worth 2 million. May initial na kami na 15 na carabao at yung isa ay nanganak na. So we are praying na within this month ay makakapag-produce na kami ng carabao milk, and we call it the Nuangco. Why Nuangco? Because in Ilocano, ang pangalan ng carabao in Ilocano is Nuang. Co means cooperative. Gagawin naming dairy capital ang Nawan. So yung label ng gatas namin, Nawan Buffalo Milk, a taste of Nawan. Hindi ko malaman kung iyak ako hindi sa ginawa sa akin ng taga Carabao Center, kasi lucky ang buhay ko rito. Small farmer ang dating ko. Binigyan nila ako ng opportunity na pagkakataon na total fulfillment ang nangyari sa ginawa nila sa akin. In support to Philippine Carabao Center, Pandan MPC, with its vision, a responsive and responsible sustainable cooperative to serve its members, we are committed to be partner with the Philippine Carabao Center. Dili na mo sabiha ano padayo din mi. Kahit ho sa amin po ay baguhan kami. Blessing ho lahat ng nangyari sa amin, kaya po wala pong rason kung ba't kami mapapagod. Sa mga pamunuan po ng PCC, sa pangalan po ng Tapulang Multipurpose Cooperative, buong puso po kami nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Tatanawin po namin na napakalaking utang na loob po sa inyo habang ito po yung kooperatibo ito ay nabubuhay at kami. Maraming salamat po at mabuhay kayo. I would like to commend this project of the Philippine Carabao Center. This is a great help to our farmers. This will be one of the source of our income, not only of their family but also of the other farmers who will be involved in providing forest and pasture in the future. Sa pangalan po ng aming mga kasama na naging recipient dito sa Pandan Antique, ako po ay taas pusong nagpapasalamat sa programa ng PCC at ng Pandan Multipurpose Cooperative. Dahil po sa kanila ay nangyari po itong programa at kami ay magkakaroon ng mga alagain at saka pagkukunan ng hanap buhay at saka benepisyo po. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga tauhan ng Philippine Carabao Center, from National Headquarters down to the Center Director, maraming salamat po sa suportan nyo sa
Polanco Carabao Breeders and Raisers Association na hindi nyo pinabayaan kami. Sinuportan nyo kami palagi at yung anong pangangailangan namin ay lagi nyo binibigay. Maraming salamat po. Salamat din kami ni Senator Villar, Mami, ay, kasi yung kalabaw niyong binigay niya, ay, sana dagdagan pa niya. Sa Philippine Carabao Center po, malaki aming pasasalamat dahil sa dami po ng kooperatiba dito sa Zamboanga del Sur, kami po yung napili ninyo. Isa kayong ginawang instrumento ng Diyos para ho mabago ang sitwasyon ng aming kooperatiba kay Senator Cynthia Villar na nagbigay ho sa amin ng pasimulang mga gamit at saka kalabaw. Ang laking bagay ho sa amin iyon at saka sa aming mga farmer. Hello, Senator. Salamat talaga no sa magandang puso natin no in terms of helping our farmers. Kasi this project talaga is very noble na project. Very good talaga yung opportunity. Tapos yung matulong natin sa society in terms of the nourishment no, sa ating kabataan. So yun talaga no. Salamat, Senator, and God bless. And I'm very thankful to Philippine Carabao Centers and Senator Villar sa pagpili sa aming munisipyo and for the trust that they give us. And hopefully in return, magiging successful yung dairy industry dito sa Dumalinaw. Gusto ko pong magpasalamat sa Philippine Carabao Center at kay Senator Cynthia Villar sa inyong programang Carabao Based Business Improvement Network na napakalaking tulong po sa aming mga kooperatiba, mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Bataan, particularly sa bayan ng Orani at sa bayan ng Dinalupihan. Alam naman po natin na lahat ngayon ay nahihirapan dahil sa pandemya, maraming nawala ng kita, pero dahil sa programang ito na inyong pinagtulungan ay magkakaroon ng alternatibong hanap buhay at pagkakakitaan ang aming mga kooperatiba at magsasaka. At ang inyong probinsya po, ang Province of Bataan, ay susubaybay, tutulong at susuporta para maging matagumpay itong programang pinagkatiwala niyo po sa amin. Aking tulong yung instinct kung na sila pamilya, hindi po feeling ng oras. Simula po ko ng alaga ng hayop, 8 years old, mga kambing, kalabaw, baka. Kung kaya nila, kaya ko din. Puhunan po ito para masinso. At nakita ko po yung future ko dito.